So kung di po ako nagkakamali, ako pa lang po yun yung vlog nito, mga kaboss amo. Ako pa lang po ang nag-vlog ng ganitong klaseng content kung saan ginamitan ko po ng SPDT na relay yung susian, mga kaboss amo. Yo, what's up mga kaboss amo? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon mga kaboss amo ay mag-i-install tayo ng ignition switch na pang Mio Soul dito sa motor na microbike XO125. So GY6 siya mga kaboss amo. Yan, itatry natin install yung ating ignition key ng Mio Soul. Kasi ito yung, kung mapapansin nyo mga kaboss amo, ito yung nakaraan na ginawa ko ng paraan. So ang ginawa natin dito, nilagyan ko siya ng temporary na switch. Ito yung para sa ilaw. Tapos ito yung para sa patayan. So ngayon mga kaboss amo, dahil wala akong mahanap na pang GY6 na ganitong klaseng ignition, so medyo mahal kasi, meron naman sa kasa kaya lang medyo mahal. Kaya ginawa ko, nag-order ako ng susian sa online. So pang Mio Soul yung itatry natin dito. So ngayon ko pa lang ako mag-i-install neto. Kaya di ko rin sigurado kung pwede. Pero tingin ko pwede naman eh. Ayun. Ito yung ikakabit natin. Tapos ito yung brand. Ayan. High Performance MEK Ignition Switch. Ayan mga kabos amo, pang Mio Soul. Ayan. Tatry natin siya dito sa may GY6125. So, ito mga kabos amo. Meron tayong gagawin tricks dito. Kasi ito nga, itong pang Mio Soul na to, dalawa lang yung wire. Ito mga kaboss amo, dalawang wire lang yan. Isang red para sa main, tapos isang brown para sa accessories. Pero yung switch kasi nito, yung stack nito, apat na wire yon. Kasi nga mga kaboss amo, primary type pa yung GY6. Pero yung Mio Soul kasi, battery operated na yon. Kaya dun siya magkakaroon ng problema. So gagawin natin, gagamit tayo ng relay. Ito mga kaboss amo, 5-pin relay to, SPDT. So dual, pag sinabi kasing SPDT mga kaboss amo, ano yan, single pole tapos dual throw. Yan, pwede natin siyang gamitin sa dalawang purpose, kaya ito yung gagamitin natin. Tapos meron na akong ginawang diagram para di na ako mahirapan. So mga kaboss amo, ito pala yung ginawa kong diagram. Dinowing ko lang to para meron na akong guide. So ito yung ignition key ng Mio Soul natin, dalawa lang yung wire. Dito sa may drawing, dalawa lang din. Isang main supply tas isang accessories wire. Yan. Ang gagawin lang naman natin dyan, kasi ito yung stock na wiring ng susian ng GY6. Apat po kasi yan mga kaboss amo. Isang green para sa ground, isang black-white para sa kill switch, isang red para sa main supply, tapos isang black para sa accessories wire. So ganito nga po yung gagawin natin. Ito yung ating relay SPDT. Ang gagawin natin, yung black sa stock harness natin, kukonnect natin dito sa accessories wire. Ito nga yun, yung brown dito sa susian ng Mio Soul. Tapos yung red naman sa main natin, i-connect ng ignition key. Ito yun, yung color red. Tapos yung black-white nang galing sa harness natin, sa stock na wiring ng ignition ng GY6. So black-white, ito yung kill switch. Dito nyo siya i-connect sa 87A ng relay natin. Dito. Mamaya, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, yung green naman, dito naman natin siya i-connect sa common or sa number 30 ng relay. Tapos, dito naman tayo sa relay, mga kaboss amo, mapapaliwanag ko. Yung 85, positive yan.
i-connect nyo siya dito sa accessories wire dito sa may block. Tapos gagawin nyo yung number 87 wala nang connection yan. Tapos number 86 itatap nyo lang dito sa may number 30. Yan, tatap nyo na siya dyan. Pares naman silang negative. So ganun lang kasimple kaboss amo yung diagram. Ito yung gagayahin natin. Yan, screenshot nyo na lang siya para alam nyo rin. Yan. So umpisa na natin mga kaboss amo para matapos agad tayo. Dabali ito pala, meron palang kasama to sa may likod. Yan o, meron din siyang kasamang ganito. Pero ito baka hindi ko na ito maikabit, baka sa sunod na araw na. Ito na lang importante, yung susian. Tapos meron na siyang dalawang susi. So yan mga kaboss amo, try na, i-ano na natin, install na natin yung susi. Kasi marami tayong babaklasin dito. Alisin natin to, tapos yung nasa likod. Yan, alisin natin yan. Ano, nasira na rin yung wire na ipit pala nito. So tara mga kaboss amo, bakalasin na natin to. So yan mga kaboss amo, nabakalas ko na po agad yung mga kaha. Inalis ko po yung batok. So ito po yon. Tapos yung headlight. Ito mga kaboss amo, alisin natin yung headlight. Yan. Tapos kung mapapansin nyo po, ito po yung susian na papalitan natin mamaya. Then ito naman po yung wirings. So yan, gulo-gulo na po siya. Ito po yung kinabit ko na temporary switch. Dalawa yan, so magulo siya. Ginawa ko lang naman yan para makauwi yung may-ari nito. Tapos mga kaboss amo, install na natin yung susian. Yan, ganda oh. Saktong-sakto pala siya mga kaboss amo. Yan, pang Mio Soul lang din siya. Yung ganito yung mga motor nyo, GY6, saktong-sakto yung pang Mio Soul na susian. Alright, susundan nyo lang to, yung ginawa kong diagram. Sundan nyo lang yan. Ito yung gagamitin natin. Kailangan may relay tayo. So tara, kabit na natin to. Tapos i-wirings ko na rin siya mga kaboss amo, para paliwanag ko na lang sa inyo mamaya pag na-wirings ko na siya. So let's go, wirings na tayo. Alright mga kaboss amo, so yan, tapos ko na po siya install. Ito po yung ating bagong susian. Yan mga kaboss amo. Tapos yung luma naman po natin, ito naman po yun. So ito mga kaboss amo, yung wirings na ginawa ko po dito no. So ito po yung ating SPDT na relay. So una mga kaboss amo, bakit nga pala gumamit pa ako ng relay? Bakit ba boss, hindi ba pwede na wala ng relay, yung dalawang wire lang ikakabit natin? So hindi po pwede yun mga kaboss amo, kasi nga kinonvert lang po natin yung wirings nya. Yung two wires po ng susian ng Mio Soul, kinonvert ko po siya sa four wires ng ating harness. Ayun, no, apat po kasi yung sa may susian yan eh. Ito sila, green para sa ground, black and white para sa kill switch, red para sa main power, laging may supply po yan galing sa battery, then black para sa accessories wire. Hindi po pwede na hindi po tayo gumamit ng relay. So kung hindi po ako nagkakamali, ako pa lang po yun yung vlog nito mga kaboss amo. Ako pa lang po ang nag-vlog ng ganitong klaseng content, kung saan ginamitan ko po ng SPDT na relay yung susian mga kaboss amo. So ginamit ko siya para magamit ko lahat ng wire. Kaya ako nag-install ng extra relay. Kasi kung hindi ako mag-i-install neto, mamimili ako dito kung ano lang yung papaganahin ko. Kasi nga dalawa lang yung wire neto. So pwedeng ang paganahin ko lang dito, kung paano lang siya paandarin. Tapos magbubukod na naman tayo ng extra switch para sa mga ilaw, para ma-push start natin siya. Gawa nga nung sayang lang din naman
kasi nabaklas na rin naman natin, pinag-isa ko na siya. So ang mangyayari dito, pagbukas natin ng susi yung ating relay, mga kaboss amo, magdidikit siya, you know, gagana siya. Pero pag hindi tayo nagsusi yung ating relay, mapapansin nyo naka-open siya, you know, hindi siya magkadikit. So ito yung ginawa ko para sa kill switch. So ito nga, kaya ako naglagay nito para mapagana natin yung kill switch tsaka yung mga ilaw, mga accessories. So ito na nga yung ginawa nating wirings. Sinundan ko lang yung ginawa kong diagram, mga kaboss amo. So unahin natin dito sa dalawang wire ng Musol na susian. So meron siyang red tsaka brown. Yung red, i-connect nyo lang din sa red ng susian. Yan, itatap nyo lang dyan. Tapos yung brown, dito nyo naman siya itatap sa black. Yan, accessories wire kasi yan. Magkakasupply lang siya kapag nagsusi tayo. Tapos yun lang naman yung dalawang wire ng susian natin, sa black tsaka sa red. Ngayon dito naman tayo sa ating relay. So ang gagawin nyo dito, simple lang naman, yung dalawang yellow, ito yung 85 tsaka 86. Pwede kayo dyan magkabaligtad. Tapos itong blue, nasa gitna na yan, 87A yan. Ito yung gumagana kahit wala pang trigger. So gagana na agad yan. Tapos yung nasa baba, ito yung common or number 30. Okay, so papaliwanag ko sa inyong connection. Ito naman yung isa, itong 85, connect nyo siya dito sa green. Sa green ng ating, ah, hello mga kaboss amo, pasensya na po kayo kasi nakorap po yung video na ginawa ko. So naputol po siya mga kaboss amo, kaya ito, papaliwanag ko na lang sa inyo yung diagram na ginaya ko. Ito mga kaboss amo, papaliwanag ko sa inyo ng maigi para maintindihan nyo po. Kasi mga kaboss amo, naputol talaga yung video, pasensya na kayo. So ito, papaliwanag ko sa inyo. Dito naman ako sa may relay. Ayan yung relay natin. So ang gagawin nyo, yung number 30 tsaka yung number 86, pagsasamahin nyo siya, katulad ng nakita nyo dito, pinagsama ko siya, number 30 tsaka number 86 ng SPDT na relay. Tapos kukonnect nyo siya dito sa green ng stock wiring ng ignition key. Diba may green doon mga kaboss amo, doon nyo siya i-connect. Okay, siya yung magiging negative natin. Number 30 common, magiging negative natin siya. Okay, dito nyo siya i-connect sa green. Tapos pagsasamahin nyo yun, 86 tsaka 30, kukonnect sa green. Tapos kaboss amo, number 85 ng relay, number 85, kukonnect nyo naman siya, itatap nyo siya sa may black wire ng ating ignition key. Okay, accessories wire. Tapos kung makikita nyo, yan, nakakonnect siya dito. Connect siya dito sa ACC wire galing sa ignition key na bago. Dito yan. Ito kasi color brown to. Diba yung sa mga Mio, color brown yun yung accessories wire. Pero yung sa stock harness natin, color black naman yung accessories wire. Kaya dito nyo siya itatap sa black. Yan. Okay, number 85, itatap nyo sa black accessories wire. So, ito, pwede kayo magkabaligtad dito sa 85 tsaka 86. Wala naman pong problema yun. Next naman, 87A, dito sa may gitna ng relay natin, kukonnect nyo siya dito sa black-white. Yung black-white, ito yung kill switch ng ating motor. Yan, black and white. Ang mangyayari kasi dito mga kaboss amo, kapag wala pang trigger, pag wala pang trigger yung ating relay, ang mangyayari dito, naka-off yung ating motor kasi yung ground natin nakadikit dito sa black-white. Kapag nakadikit kasi yung ground sa black-white, hindi mo papapa-start yung motor or mamamatay talaga yung motor. Kasi nga ito yung kanyang kill switch. Ito kasing black and white, recta to papunta sa CDI natin, siya yung magpapatay sa makina.
okay? Tapos kaya naman naka-open tong 87 natin. Wala yun, no connection yan. Yung sa relay natin, no connection, kaya siya no connection kasi pag nagkaroon na ng, pag nag-on tayo ng ignition key, so magkakaroon na ng supply to, tong 85 natin. So, mangyari, yung power dito sa 87A, lilipat sa 87. So, wala na siyang supply. Kaya, i-start na yung motor natin. At the same time, mga kaboss amo, gagana na rin lahat ng ating accessories. So, mapapa-start na yung motor. So, ganito lang yung ginawa kong diagram. Ganito rin yung ginawa kong connection. Pasensya na mga kaboss amo, na wala talaga yung video, kaya gayahin nyo na lang to. Ayan, screenshot nyo siya. So, yun lang mga kaboss amo. Tuloy na natin yung video natin. So, yan mga kaboss amo. Kung mapapansin nyo po, ito na po yung wirings natin. No? Nilinis ko na po siya. So, para pong wala nangyari mga kaboss amo, parang stuck pa rin na harness. So, yan o. Napakalinis ng tira natin dito. So, yung relay mga kaboss amo, dito ko lang po siya pinesto. Tapos ginamit ako po ng strap. Yan, para di po siya magalaw. Ganyan lang po kasimple. Ito na po yung bagong susi. So, ikabit na po natin yung headlight mga kaboss amo. Para matry na po natin. Alright, so yan na nga mga kaboss amo. Naikabit na rin po natin yung ating headlight. Lahat ng kahan, naikabit na po natin. So, yan. Try na po natin mga kaboss amo. So ito po yung susi natin. Ayan, bagong bago. Dalawa na siya, meron na siyang duplicate. Tapos meron din siyang lock. Shutter key and anti-tip. So try natin kaboss amo. Start. Ayos na kaboss amo. Sarap talaga dito sa mga subdivision eh, no? Maghahapon. So yun lang kaboss amo. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin ngayong araw. So kung paano mag-convert ng ignition key, 2 wires gagawin nating, yung 4 wires gagawin nating 2 wires. So pag-aralan nyo lang maigi yung diagram mga kaboss amo. Ipo-post ko rin yun sa page natin. So yun lang kaboss amo. Maraming salamat. And subscribe kayo. And follow. So maraming salamat. God bless. Ooh.